So, welcome back sa ating panibagong vlog, mga kamasta, no? Ayan, yung ating pag-resume dito sa project natin, dito sa DOS, mga kamasta. O kaya yung Project 1, Project Agubuan, mga kamasta. Kasi yung isa natin ay nandyan sa 4. So, pasok tayo sa loob. Ito yung mga paring na hinatid natin dito, which is corrugated. Ayan, ganda, mga kamasta. 0.5 to na corrugated na metal paring. Tapos, ito yung carrying channel natin, 0.6. So, corrugated din siya. Tapos yung mga walinggal natin nasa taas. So, pasok tayo sa loob para makita natin yung ginagawa. So, ayan, mga kamasta, nandito tayo sa master's bedroom. Ito muna yung pinapauna ko. Ayan. So, naglalatag na sila ngayon. Ayan yung walinggal natin, ilagay na rin natin. Tapos carrying channel. So, maglalatag na sila doon. So yan, mga kamasa, yung distance na ay 0.80 o kaya 3 feet, mga kamasa. Yan si Levi. Wala yung partner niya at sinundo si Mrs. niya. At ng anak na si Mike, yung asawa ni Michael, mga kamasa, no. Andito rin si Enan at si Raymar. Yan, naglalatag na sila ng carrying channel. Tapos yung ating wallingel, mga kamasa, no. Paring na lang din yung kakabit nila dito. Then pwede na silang mag-hanger, then diretso paglalatag na ng mga pulp natin. So dito plain lang to, mga kamasta, no. Tapos ito, ito plain lang to, plain, pero may wall reflection tayo doon. Tapos may mga trellis to na mag-EL. Wala dito sa pader na to, mag-EL siya pag ano. Bali, na-estimate ko pa kung ilang piraso, baka siguro nasa 4 or 5 na ganun yung design niya, para may mga pin lights o kaya kahit 3 lang, mga kamasta, no, para may paglagyan lang yung pin lights natin. Tapos dito naman, may cove din siya, tapos may wall reflection ulit dito o kaya shadow lightings natin para dito sa cladding. Kasi ito mga kamasta, cladding kasi yan. So may tiles pa yan, may tiles, no. So sa ngayon, punta rin tayo sa Puro Patro, kasi mag-alas 3 na, mga kamasta, no. At ikot din tayo mamaya sa Lantak kung kakayanin pa ng oras natin. Kasi nagpa-resume na rin ako ng painting works doon, para sa painting works natin. So tingnan natin yung mga ginagawa ngayon doon. Pero sa ngayon, punta muna tayo sa Puro Patro at tingnan din natin yung nilalatag na tiles natin sa floor tile natin sa may terrace. So yun na yung ginagawa ngayon doon. Tapos yung pagkakabit nga ng door grill doon sa Agub 4, mga kamasta, o kaya Agub 2 na project natin. So tara. So narito tayo ngayon, mga kamasta, sa project natin sa Agub 2 o kaya Puro 4 dito sa Agub Solano Nueva Vizcaya, mga kamasta, no. So ito yung ongoing na ginagawa namin ngayon dito, yung pagtatiles natin. Ayan. So gamit pong ating spacer at yung ating pag-ayos, paglagay nga ng ating mga tiles, mga kamasta, no. Ayan. So yun ang gamit natin ngayon. Dito si Efren tsaka si Jomar. Ayan. So ito lalatagan natin ng buo. So ito medyo elevated to, mga kamasta, no. Oh, shoutout na. So pasok tayo sa loob, mga kamasta, no. Ayan, okay na yung mga window grills natin. Pasok tayo dito sa loob at tingnan natin yung bakal na nilagay dito para sa pintuan sa likod. So ito pala, mga kamasta, yung ating hanging cabinet dito. Ayan, i-deliver na if ever na matapos lang yung painting works niya. Then pwede na natin salpak. Then dito, ito na yung sa grill natin sa pintuan. Ayan. So medyo nilagpasan talaga namin to para makuha itong space natin dito, mga kamasta. Kasi pag dito na ikakapit, madali lang mag-loose. So mas maganda kung medyo malaki. Kasi kung makikita nyo, dito natin kinapit sa may cemento mismo. So kulang pa yan, lalagyan pa natin ng isang cylindrical hinges para mas maganda. So and then lalagyan na lang natin to ng lock. So ang isa pang problema natin dito, mga kamasta, ay kung paano natin ilalock. So siguro magsasuggest na lang to na kumadam kung paano. Pwede natin isabay na lang dito yung screen if ever. So makikita na lang to nyan soon, mga kamasta, no. At
kung paano yung dapat gawin. Ayan. So ayos na, halos uniform na lahat. Pati yung window grill na din, tapos ito sa may pintuan. Ganun din sa harapan, ganito rin ang mga kumasay mangyayari. So tingnan natin dito. Ganun din mangyayari dito mga kumasta. So ito maalis na lang tong door casing na ito kasi hindi siya pwedeng may door casing dito. So alisin na lang natin yan. So yung ginamit natin na tiles dito mga kamasta ay 40 by 40. So medyo elevated to palabas. Syempre para pagka umulan mga kamasta ay yung tubig hindi mag-i-stuck dito sa loob. Kumbaga palabas siya. Then ito, hindi na to matatakpan kasi ito yung septic tank to mga kamasta. Ito. Septic tank to. So itong pintura pala na itong ceiling natin ayos na mga kamasta. Then kinatingan na lang din namin yung wall niyan kasi syempre hindi may iwasang matatamaan ng pintura na yung para sa ceiling natin. Pero at least nakakita tayo ng pintura na dating na andyan, yung para dyan mga kamasta, no? And then ito, yung downspout natin dito mga kamasta, no? Sabi ko nga kay Efren, ubutasan na lang natin doon, papalabas. Hindi na yung dito sa baba. Kasi ang disadvantage kasi pag nandito, pagka kunwari, pagka naatrasan ng sasakyan o kaya natamaan ng kung anong bagay, eh mabibitak yon. So mas prone siya pag dito mga kamasta, no? At saka medyo pangit siya tingnan. So mas maganda pag nasa labas na lang, ilagay na lang sa likod. Sa portion na yan. Lalagay na lang dyan. Kasi may poste naman na naka-nosing, so pwede tayong maglagay dyan. Okay. So yan, iwan muna natin yung tropa dito at pupunta tayo sa lantap saglit. Yan. Ayos na. Then dadaan ulit tayo ng tuwaw para makita yung ikinakabit ni Julius na mga ilaw doon. So tara tara. So yan, welcome back dito sa project natin, dito sa lantap mga kamasta, no? So ngayon, ang project natin dito ngayon, nag-resume na nga tayo. Bali, last week pa sana to, pero nakiusap nga ako na ngayong linggo na to. At kahapon lang sila nakapag-start. So ang ginagawa natin ngayon dito mga kamasta, no, preparation para sa pagpipintura natin. So dito, ang kagandaan nito mga kamasta, meron na yung electrical natin. Yung ating linya ng yan, may linya na dito na galing sa poste. So ayos na, hindi na tayo nag-extension doon. So ayan, dito si Papa, tapos si Michael, ayan, bago nating tropa. Ayan, kabatch ko yan mga kamasta, no? So, painter siya ngayon. Galing siya sa Capgo. Hindi, biro lang. talagang trip na trip niya talaga yung ganyang buhok eh, mula pa noon. So, ang ginagawa namin ngayon dito, ayan, nagpre-prepare nga kami. Kakabit ng mga E&D, ano? So, gamit natin dito yung epoxy E&D. Ayan. So, lalagyan natin sa bawat joints. Ito siya. Ayan, epoxy A&D. So, sabi ko nga nun, yung tutorial natin, kung 1/4 nito, 1/4 din nito. O kaya 1/2 nito, 1/2 din nito. So, ganun na ganun lamang po yung mixture po niyan. Then, haluin mo ng maigi hanggang ang magiging itsura niya mga kamasta ito. So, syempre, mas malakas yung kulay na pula. Yung dark, kumbaga. So yan, una muna natin ginagawa dito, yung green na grind muna natin siya ng ito, bato na pang grinder. So yung portion na dun sa may rivets niya, medyo nilulubog natin onte, then nilalagyan natin ng A&B. Ayun, so pinapahid natin. Then yung mga pagitan nito, so mas maganda kung medyo maluwang yung pagitan, kagaya niyan, maluwang. So much better po yan, nalagyan natin ng A&B epoxy. Then, kasi ang kagandahan niyan, pagka maluwang, mas malaki yung malalagyan. So, kung may nakikita kayong mga medyo bitak-bitak, so ibig sabihin hindi po gaano maluwang yon, kasi hindi siya gaano nakakapit dun sa may paring natin. Kasi kung nakikita yung paring natin, much better po yon na malagyan natin ng E&B epoxy hanggang sa loob. Kumbaga. Ayan. So, ito. Lalagyan natin to lahat. Then, ang isa pang project natin pala dito mga kamasta, yung sa ilaw natin, mga pin lights.
Then yung sa may cove light niya. So estimate din natin lahat ng mga pin light na ilalagay, kung ilang piraso, and then kung ilang metro yung cove light na gagamitin natin dito, para kung sakaling matapos na yung pintura, yung matapos tayo yung isang portion, malagyan na kaagad ng mga ilaw na ilalagay. Then susunod dito, bubutasan muna natin lahat para sa mga pin lights natin bago tayo mag-finish naman ng pintura. Ayan. So dalawa lang muna sila dito para sa preparasyon. Then i-check din natin yung ginawa dito sa may CR. Kasi ito nga, pinag-iba ko nga itong mga kumasta, no? Pinag-iba ko yung ibang portion. At may gustong mailagay din sila madam dati, at maayos yung mga faucet. Ito, may faucet dito kasi dalawa dati. Ngayon pinalis ko. At yun din ang gusto nila madam, so inalis din natin. Then ayusin na lang dito yung grout niya. Ayan. Babalik na lang si Leprin dito para sa grout. So ayos na. Then ito yung bowl dati, nakaharap dito, pa ganyan. So ang ginawa natin, kumbaga inikot natin, then nakasagad na siya dito. Kasi ang problema dati, nandito yung awang. Ayan, nandyan siya. So in-adjust na lang natin dyan. Ayan. So okay na. Bali, igragarot na lang natin. And then isa pa dito mga kamasta ay inabot na natin hanggang sa taas. Ayan. So napapansin nyo dati hanggang dito lang, which is 185 lang yung height niya. Ngayon dinagdagan natin siya ng dalawang patong para kumbaga diretso na siya. Then ito yung abang natin para sa water heater, which is mali yung nakaabang. So dapat ang nakalagay dito mga kamasa yung may earth ground. So kakausapin natin si madam para dun sa may outlet nito. So dapat ito mga kamasta na yun. Dapat yan may ground, which is GFCI ang gagamitin natin, para siguradong hindi makokuryente yung naliligo o kaya nagkakaroon ng grounding sa katawan. Okay na. So susunod dito mga kamasa, no, pagkatapos lang neto, pagkatapos lang ng pintura, then yung cabinets naman, yung mga cabinet na ilalagay dito, tapos sa wall naman, pintura sa wall, then bago tiles. So step by step lang yung paggawa namin dito mga kamasta, no? Then check din natin sa kabila kung ganun din yung nakaabang na outlet niya. Medyo madilim na. Ah, hindi ko rin makita. Hindi natin makita mga kamasta, no? Madilim. So ayan. Tapos isa pa dito mga kamasta ay eto. Magsasadjust tayo para mas malinis tingnan at saka mas maganda tingnan mga kamasta. Kasi syempre, ito kasi mga kamasta, delikado yan, lalo na pag bumabagyo. Ayan, oh. Kasi yung entrada mula poste, ayun. So pwede natin igawan ng entrada mula dito lang. Tapos mag-underground na lang tayo ng entrada hanggang dito, papasok doon sa taas. Kasi kung naman yan, open ceiling naman yan. So pwede natin igapang yung entrada hanggang dito, diba? So suggest natin yan kay madam tsaka kay sir kung papayag sila. At syempre hindi rin malaswa tingnan kumbaga. Kasi kung makikita nyo yan, oh, nakalawit lang. Kasi ito yung linya ng kuryente mula sa poste. Ngayon lang naikabit mga kamasta nung natapos itong firewall natin dito. So ayan, pag-uusapan pa namin yan kung sakali. Ayan lang yung update natin dito ngayon sa project natin dito sa Lantap. So dadaan muna tayo sa Tuwaw kung sakaling natapos na ni Julius yung kinakabit niya doon at nakapaglagay siya ng center light natin. So silipin natin mga kamasta kasi galing na nga ako doon kanina. So yun yung naging unang part ng vlog natin ngayong araw na to. So yung pag-deliver natin ng mga ilaw. So ngayon, pipilitin natin dumaan ngayon doon kahit na magpo-4 na. So daanan natin yung tropa doon para makita yung mga ginagawa. So let's go. So ayun mga kamasta, dito na nga tayo sa project natin sa Tuwaw. So ito yung pangalawang beses natin balik dito. Ayan, so silipin natin yung mga ginagawa na ngayon dito. At saka kung ano yung mga pasilit natin bago tayo mag-final mga kamasta. Ayan, oh. Ayan yung mga lights natin. May lights. Ayan sila. So uwian na mga kamasta, no? Last 4 pasado na. Ayan si Julius, si Romel, tapos si Ma'am Juliet, tapos si Tita. Ayan. Ayan si Tita Rose. Ayan. So andito sila ngayon. So silipin natin ulit mga kamasta, no? Yung lights na naikabit.
simple lang mga kamasta, no? So hindi pa tayo nakapag-start na nagkabit ng mga center light niya gawa nung nilalapisan pa lang ni Julius kanina. So ayusin muna na yan. Bukas may kakabit na yan mga center lights natin. So pasilip ulit. Sa rooms. Room 1. Ganda ng kulay. Ito yung room 2 natin. Ayos. Balitan natin ang kulay. Warm. So yan ang magandang combination niya, yung warm tsaka yung kahit any color na basta may warm tayo ang contrast. Ito yung hallway natin. Switch, may tricolor din siya. Then dito, punta tayo dito sa may bathroom o kaya washroom mga kamasta, no? So ito, nakagabit na nila Richard itong enclosure natin. Ayan. So ayos, ganda. Smooth na smooth. Then dito naman tayo sa master bedroom. So ito yung kinakabit ni Julius kanina, yung ating cove. So pagganahin natin yung pin light. Ayan, warm. Ayan o. Ayos. So center light na lang talaga yung kulang mga kamasta, no? Then bukas kakabit na nila lahat ng window grills. Yung mga window grills natin. Then dito ayos na rin. So yung shower na lang ilalagay mga kamasta, no? Ayan yung pin light natin, ayos na rin. So ayan mga kamasta, no? Ito yung konting pasilip natin. Bukas, ayan, panibagong vlog ulit ang ating gagawin dito. Then bukas matatapos na rin to, mapipinturahan na rin yan. So abangan na lang natin yung paglagay ni Richard nung salamin na ilalagay dito. So bukas kabit na lahat ng mga window grills. Hanggang sa susunod na vlog ulit natin mga kamasta, ito yung update natin sa project natin sa Agub 1, sa resume ng pag-install natin ng kisame sa Agub 1. Tapos sa Agub 2 yung paglulatag ng tiles natin, tapos yung resume ulit ng project natin sa Lantap, which is yung pagpipintura naman ngayon mga kamasta, then yung electrical works natin doon. And then itong project natin dito sa Tuwaw. Bukas punta naman tayo sa Busilak mga kamasta. Kasi kanina ayan nag-provide kami para sa mga tiles na kulang pa doon. So we do hope na matatapos na yung mga kamasta yung tiles natin sa CR. Then bukas babalik na yung pintor natin doon, yung painter natin, then para makapag-finalize na rin siya. So ayan mga kamasta, no, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye.